Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga kabayo ay dakila at tapat na alalay ng mga tao ilang siglo na ang lumipas. Nag-evolve sila bilang perpekto, matalino at malakas na hayop. Kahit kaagapay natin sila sa buhay, kung minsan may umuudyok sa kanila upang manipa. Kaya naman sa video na to, mapapanood mo kung gaano kalakas ang kanilang tadyak, gaano ito kadelikado, at paano makaiwas sa kanilang sipa. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Mabait ang mga kabayo, ngunit sa oras ng panganib, hindi ito mag-aalin lang ang manipa. Madalas sa kanilang tinatadyakan ay mga bagay na nagbibigay takot sa kanila. Gaya ng mga agresibong aso na hindi natatakot makatikim ng sipa ng kabayo. Ang kanilang malakas na binte ay ang kanilang sandata at laban sa mga predator. Ang sipa ng kabayo ay nakapagtala ng 2,000 pounds per square inch. Katumbas ito sa lakas ng kotseng bumangga sa pader. Katumbas rin ito sa lakas ng tubig na lumalabas sa fire hose ng bumbero. Sa lakas ng 2,000 PSI, tumba agad ang sinumang matatamaan. Madalas kasi nilang gamitin ang sipa sa kanilang kapwa kabayo. Ginagawa nila ito tuwing mating season kung kailan naglalaban ang mga lalaking kabayo para sa atensyon ng mga babaeng kabayo. Ang ganitong ritual ay nauuwi sa kagatan, habulan at hindi maubos-ubos na tadyakan. Ang kabayong mas malakas manipa ang siyang mananalo sa atensyon ng babae. Kaya kung may ganitong behavior ang inyong mga kabayo, mas mabuti kung paghiwa-hiwalayin ang mga to bago pa sila magkasakitan. Delikado sa tao ang masipa ng kabayo dahil pwede mo itong ikamatay. Para kang sinapak ng tatlong Manny Pacquiao ng sabay-sabay. Bonus pa dyan kung may suot na horseshoe o bakal na sapatos ang kabayo na pwedeng magpalala sa kanilang sipa. Para makaiwas sa ganitong aksidente, dapat mong malaman kung kailan ito may tendency na manipa. Kung nakikita mo ang puti ng kanilang mata, may chance ito na pwede silang manipa at any moment. Isa pang behavior na dapat mong iwasan ay sa tuwing inilalapit nila ang kanilang puwetan sa iyong direksyon. Yung tipong tumatalikod sila kung saan ka nakatayo. Maaaring kumukuha lang kasi ito ng buwelo at tamang posisyon para tamaan ka. Maliban sa body language ng kabayo, ito ang ilang pang tips para iwas aksidente. Tip number 1, huwag kang lumapit sa kabayo kung hindi mo kabisado ang kanilang behavior. Ang mga kabayo ay parang tao na may iba't ibang pag-uugali, kaya hindi mo alam kung kailan sila aatake. Tip number 2, lumapit ka lang sa direksyon na kita ka ng kabayo. Never mo silang lalapitan sa likuran kung saan di ka nila nakikita. Kapag lumapit ka sa likuran ng kabayo at nagulat yan sa'yo, malaki ang tsansa na sisipain ka nito. Ang last sa ating tip ay maging kalmado. Sensitive ang mga kabayo at kung minsan, matatakutin. Kaya kung balasubas mong pinapalo at sinasaktan ng kabayo, huwag kang magulat kung sipain ka nito. Ang isa pang domesticated animals na may delikadong tadyak ay ang mga baka. Mas maraming kaso ng cow kick accident dahil mas madalas ang interaksyon ng mga tao sa baka kaysa sa kabayo. Mahina ang sipa nito kung ikukumpara sa sipa ng kabayo, ngunit sa laki ng kanilang hita, sapat na to para magpabagsak ng tao. Kada taon, may 300 reported cases ng mga farmer na dinadala sa ospital dahil sa tadyak ng baka. Hindi biro ang masipa sa mukha ng ganitong hayop dahil pwede kang makaranas ng brain trauma, cracked bones at tissue damage. Lumipat naman tayo papuntang Africa para makilala ang ilang hayop na may pamatay na sipa. Lugar ito ng naglalakihang hayop at ang ilan sa kanila ay masakit manipa.
Isa na rito ang giraffe na tinanghal bilang tallest land animal in the world. Meron itong mahabang binti na gamit nila upang tumakbo sa bilis na 35 kilometers per hour. Tuwing life and death situation, ginagamit nila ang kanilang binti bilang deadly weapon. Matigas ang buto ng mga leon, kaya maraming sipa ang kinakailangan para paalisin ang mga kalaban. Teamwork kung umatake ang mga predator, kaya mukhang kukulangin ang apat na binti ng giraffe bilang depensa. Gaya ng kabayo, nasa 2,000 PSI ang sipa ng giraffe. Maski ang ilang hayop sa Africa ay natutong mag-ingat sa kanila. Alam mo ba na dito pa rin sa Africa makikita ang pinakamalakas manipa na hayop? Yup, sila ang mga zebra. Ang sipa ng zebra ay 2,200 PSI, mas malakas kung ikukumpara sa mga kabayo. Nagkalat kasi ang mga predator sa bawat sulok ng savanna, kaya kailangan nila ito panlaban sa may masamang balak. Ang leon na to ay halos madurog ang nguso matapos siyang masipa sa mukha ng zebra. Ito ang masamang sinapit ng wildebeest matapos masipa sa mukha. Sa video naman na to, nawala ng malay ang warthog dahil sa tadyak. Ang pamilya ng ibon ay hindi magpapahuli sa palakasan ng sipa. Dito pa rin sa Africa, makikita ang secretary bird na gumagamit ng binti pamatay ng ahas. Paborito nilang kainin ang mga venomous snake at pinapatay nila ito sa paraan ng pagtapak. Walang binatbat ang mga cobra, black mamba at mga viper sa galing ng secretary bird. Ang mga ostrich ang tinanghal bilang largest bird in the world dahil yan sa kanilang malaking pangangatawan at mahahabang binti. Kaya nilang tumakbo ng 70 miles per hour. Sa lakas ng kanilang binti, mabisa itong panakot sa mga tao. Winawas-iwas nila ito sa tuwing sila ay nagagalit. Mas mabuti kung iiwas ka na lang dahil sa laki ng kanilang kuko, hindi lang galos ang matatamo mo. Lumipat naman tayo ng Australia para makilala ang mga hayop na may lahing Bruce Lee. O ito, alam mo ba kung kaninong hayop ang paa na to? Yan ay ang paa ng ibong kasuwari na mukhang dinosaur. Ito ang pinakadelikadong ibon sa mundo dahil sa pinsala na kaya nilang gawin sa mga tao. Mataas ito kung manipa at sobrang lakas, kaya pinag-iingat ang mga tao sa bagsik ng ibon na to. Ang isa pang Australian animal na may malakas na sipa ay ang kangaroo. Madalas mo silang makikitang nagsisipaan tuwing mating season kung saan nagtatagisan ang mga lalaki para sa atensyon ng babae. Handa rin silang manipa ng tao kung lumapit ito sa kanilang teritoryo. PSI lang ang puwersa ng kanilang sipa. Mas mababa kung ikukumpara sa mga kabayo, pero sapat pa rin ito para tumalsik ang kanilang kalaban. Ngayong nalaman mo na kung gaano kalakas manipa ang ilang hayop sa Animal Kingdom, marahil ay mag-iingat ka na sakaling makita mo sila ng malapitan. Keep in mind, hindi kasalanan ng mga hayop kung sila ay maninipa. Keep in mind, hindi kasalanan ng mga hayop kung sila ay manipa dahil instinct nila ang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kaya mas mabuti kung tayo na lang ang lalayo sa kanila. Ikaw, alin sa mga hayop na to ang may pinaka nakakatakot na sipa? Let me know in the comment section. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jay Lloyd, Paul Paul, Sky Gaming, Dave Dabalo, Noah Bell, Lay Silver John Barbacena, Ashley Trangia Federis, Shedrin Danley Garcia, at Nicole Mamita. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel.
don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!